Kilala ang bansang Japan bilang isa sa pinakamalinis na bansa sa buong mundo at pinakamalinis naman sa buong kontinente ng Asya. Sa katunayan, isang bayan sa Tokushima Prefecture sa lugar ng Kamikatsu ay kinilala bilang Zero Waste Town dahil sa lahat ng posibleng basura nila ay nire-recycle nila. Isa din sa dahilan kung bakit sobrang linis dito sa Japan ay dahil sa tamang pagtatapon ng basura ng bawat mamamayan. Sa video natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang pagtatapon ng basura dito sa Japan. Kung ikaw ay maninirahan dito sa Japan, ang tamang pagtatapon ng basura ang isa sa dapat mong malaman at isagawa. Umpisahan natin sa mga pet bottles na kailangan tanggalin ang takip at labels. Ang paper label sa mga delata ay kailangan din tanggalin. Ganun din sa mga bote, tanggalin din ang mga label. Pero yung iba sa mga hapon, base sa nakikita ko ay hindi na nila tinatanggal. Para mas madali ang pagtanggal sa label ng bote ay ibinababad ko muna ito sa tubig. Ang mga karton naman ay kailangan itupin ng maayos at itali. Ang mga burnable waste na recyclable waste ay kailangan ilagay sa designated plastics. Bawat lugar dito sa Japan ay may kanya-kanyang color coding pagdating sa mga plastic. Kaya mag-ingat sa kung saang plastic mo dapat ilagay ang iyong mga basura. Katulad dito sa amin, ang burnable waste ay sa blue plastic inilalagay. Ang mga plastic na ito ay mabibili mo sa mga supermarket at 100 yen shops. Mag-ingat din sa pagtapon ng mga lata, PET bottles, clear bottles, colored bottles, at iba pa dahil may kanya-kanya din itong lalagyan. Thank you.
Ito halimbawa ng mga basura na properly segregated. Ang mga basurahan din dito ay may mga net cover para makaiwas sa mga uwak na posibleng tuka-tukain nito at ikalat, dahil ang mga uwak dito ay normal at malaya lang lumilipad-lipad. Ultimo, ang mga tinabas na kahoy ay kailangang maayos mo ring pagsamasamahin. Kadalasan, ang iba ay nilalagay din ito sa plastic. Hindi ka rin kasi pwedeng basta-basta na lang magsiga dito. Meron silang designated na lugar kung saan lang pwede magsiga. Siyempre, para na rin mapangalagaan ang kalikasan. Bawat lugar din dito sa Japan ay may kanya-kanyang schedule ng paghakot ng basura. Iba ang araw para sa mga burnable waste, iba din para sa mga malalaking items. Kaya kailangan mo alamin ang schedule ng tapon ng basura sa lugar nyo. Hindi pwedeng ilabas ang basura dito kung hindi naman schedule ng pickup. Eto, schedule ngayon ng pickup ng burnable waste. Ito, ibang araw naman. Pick up ng mga malalaking basura. Yung mga ganitong klase naman ng basura ay limited lamang sa specific na laki. Ibig sabihin, kung ihigit pa sa specified na laki ang basura mo, halimbawa na lang mga malalaking cabinet o iba pang mga appliances, ay kailangan mo itawag sa pick up para sabihin na may itatapon kang ganong basura. At sa pagkakaalam ko ay may bayad pa yung ganon. Ayun, sa akin yung upuan na yun. Bumili kasi ako ng bago kaya tinapong ko na. Kung sakali naman na natambak na ang basura mo pero hindi pa schedule ng pickup, ay maaari kang magpunta sa ilang supermarket at may makikita kang mga recycle station katulad nito. Huwag na huwag kang magkakamali sa pagtatapon ng basura or else eh hindi nila kukuhanin yun. Katulad na lang nito, dapat kasi nilagay niya sa blue plastic, kaya ayan, hindi kinuha. Para sa mga additional information patungkol sa tamang pagtatapon ng basura dito sa Japan, ay maaari mong i-check sa website ng city o kung saan ka man nakatira dito. At panigurado ay makikita mo doon ang schedule at kung paano magtapon, katulad na lamang ng mga bulk garbage o yung oversized na basura.